Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagpag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin ay huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin ng kanyang pinagdaanan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama at Hitiya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod ni pinaliguan ni kinaluskos ng asin ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Walang inilapag na lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin.
Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan. At pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda. At sinuotan ang sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na sida. Sinuotan kita ng pulsiras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang kuruna. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling sida at tilang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot, pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala munting mang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia,
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan na lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na iwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking umiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi iyon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagawaran ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito ng Biyernes ng ating pagdedebusyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, ito yung salita ng Diyos para sa atin, isang paalaala tungkol sa turo ng ating Panginoon, hindi lamang ng simbahan, tungkol sa sakramento ng kasal at laban sa paghihiwalay ng mag-asawa. Bakit ba ito ang itinuturo ng Panginoon? Ang sabi ni Jesus, sa katunayan, yung mga Hudyo, pinapayagan ng divorce. Sabi nga doon ni Jesus, tinanong siya, bakit pinayagan ni Moises? Sabi doon, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Dahil ang hirap nilang matuto mula kay Moises. Subalit ang Panginoong Jesus, sabi niya, hindi dapat paghiwalayin ang pinag-isa ng Diyos. Kaya nga yung kasal, mga kapatid, yung sakramento ng kasal, hindi lamang siya isang seremonya. Madalas kasi pag yung sakramento ng kasal, hindi po ba? Yung kasal, ilang oras lang yan, baka nga ilang minuto lang. Siguro 30 minutes, mas matagal pa yung picture taking. Ang tagal-tagal magpapakuha ng litrato. Tapos, pagkatapos nun, ngayon nga nauuso pa, meron pa mga pre-nup na mga seremonya. Kukuha na ng litrato, may album pa. Ang dami-daming ginagawa. Samantalang yung kasal, 30 minutes lang yan minsan. Sandali lang, tapos na. Ngunit, yun ang pinakasentro na pagdiriwang. Kaya nga, minsan pati nga yung
yung magiging reception, yung mga seremonya pagkatapos ng kasal. Ang dami-dami. Kaya tuloy nakakalimutan na ang pinakamahalaga, ang pinakaugat nung pagdiriwang na yon ay yung sakramento, ang pagharap nung magnobya sa harapan ng dambana ng Panginoon upang ipangako ang habang buhay na pagsasama bilang mag-asawa. At yun ang kahulugan mismo ng sakramento. Sa katunayan, ito'y dapat nanggagaling sa kusang loob na pagbibigay ng sarili, sapagkat sinasalamin nun yung kusaring pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating lahat. Yung pagmamahal daw ng mag-asawa, para bang kaparehas, salamin, pinapakita sa atin yung gano'n na lang dapat kamahal ni Jesus ang sangkatauhan. Kaya nga, tulad rin ni Jesus na hindi kailanman hihiwalayan, hindi kailanman iiwanan ang kanyang minamahal, tayong lahat, ang bawat isa, kahit gano'n tayong nagkasala, katulad nung talinhaga sa unang pagbasa. Ang sabi doon, nagpakapatutot yung babae pagkatapos siyang alagaan ng kanyang asawa. Nangalun niya, pinili niya pa rin yung ganong buhay. Subalit ang kanyang asawa na natiling tapat, yun ay talinhaga kung paano ang Diyos minamahal lahat tayo, bagamat tayo'y patuloy na nagkakasala. At hindi ba yun yung dahilan bakit tayo naririto sa ating dambana ngayon? Nagsisimba tayo dahil alam natin tayo'y makasalanan, subalit nananalig tayo na ang Diyos hindi kailanman magbabago ang isip sa pagmamahal niya sa atin. At yan yung sinasalamin na pagmamahal din ng sakramento ng kasal. Kaya nga para sa simbahan at turo ng ating Panginoong Jesus, hindi kailanman nabubuwag ang bisa ng sakramento ng kasal. Hindi pinaghihiwalay. Alam ko pong napakahirap sigurong isipin nun. At sa katunayan, maging yung mga alagad ni Jesus. Ang sabi nga nung isa niyang alagad, sabi, kung ganyan po, di hindi na lang sana mag-asawa. Ang hirap naman masyado. Sabi niyo, halimbawa si Father wala namang asawa. Pero, katulad din ng pag-aasawa, pati ang mga kaparian, mayroon kaming tungkulin naman sa simbahan. Nakatali din yung aming mga puso at kalooban sa aming pagdilingkod sa sambayanan ng Diyos. At yan din, hindi basta-basta inaatrasan yan. Subalit, paano yung mga tao na nasa mahirap na kalagayan? Di ba yan yung laging tinatanong? Paano kung inaabuso yung asawa? Paano kung matagal nang hiwalay? Ang turo naman rin ng simbahan dito, hindi naman yung paghihiwalay ang problema, kundi yung panibagong kasal. Yan yung hindi pinapayagan. Kaya nga, kapag nasa irregular na pagsasama, kung may abuso na nangyayari, naghihiwalay naman talaga. At maging kahit sa ating batas, legal yan. Pinapayagan ang paghihiwalay. Subalit ang hindi pinapahintulutan, ang laban sa turo ng ating Panginoon ay yung muling pag-aasawa. Dahil yun yung responsibilidad na inaako ng bawat isa na nagsasama sa bisa ng sakramento ng kasal. Yun yung unang dahilan sapagkat sinasalamin nito ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ngunit, may mahalaga ring ikalawa na madalas nakakalimutan natin pag pinag-uusapan yung tungkol sa paghihiwalay, yung divorce. Ito ay tungkol sa pamilya. Dahil sa likod ng bawat mag-asawa ay ang pamilya. At ang pamilya binubuo hindi lamang nung mag-asawa, kundi maging ng kanilang mga anak. May tungkulin ang mag-asawa sa kanilang anak. Tungkulin na bigyan sila unang-una ng patotoo kung paanong nagmamahalan
ang kanilang mga magulang. Maraming mga kabataan ngayon, medyo nahirapan sila sa paglaki nila. Bakit? Eh kasi hiwalay ang magulang. Yan sana yung isipin natin kapag tayo'y nalalagay sa posisyon na kailangan magdesisyon na maghiwalay ang kapakanan ng pamilya. Paano ang mangyayari dun sa mga anak? Paano sila lalaki? Ano yung matututunan nila tungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya? Naniniwala, hindi lamang ang simbahan, ha? Kundi maging yung ating mga batas. Naniniwala na ang pamilya ay sandigan ng ating lipunan. Kung ating hahayaan na yung pamilya ay mabuwag dahil lamang sa mga problema ng pag-aasawa, problema ng mga magnobya, hindi natin maiingatan yung at kapakanan ng bawat pamilya. Kaya nga mga kapatid, sinasabi rin dito na ang pag-aasawa hindi lamang patungkol sa lalaki at sa babae na nagsasama sa sakramento ng kasal, kundi higit sa lahat, ito'y bahagi dapat ng plano ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nung alagad, kung ganyan hindi nila mag-asawa, sabi ni Jesus, iba-iba ang pinagkaloob sa bawat isa. Yung iba, hindi nag-aasawa. Yung iba, binibigyan ng pagpapamilya. At sasabihin ko sa inyo, bagamat ako, sabihin ninyo, mas mahirap yung walang asawa. Sa katunayan ako, sa palagay ko, mas mahirap ang buhay ng nagpapamilya dahil kayo ang dapat magpalaki sa inyong anak. Kayo ang dapat mag-alaga noong bisa ng sakramento ng kasal na siyang buklod ng pagmamahal ng bawat pamilya. Yan ay tungkulin at responsibilidad na inaako ng bawat isang pupasok sa pagkakasal. Kaya habang atin tong pinagninilayan, lalo na ngayon araw ng Biyernes, at ito'y alam kong mahalaga ring issue sa ating lipunan, lalo na sa panahong ito, sana humingi tayo ng tulong mula sa ating Panginoong Jesus na tayo'y turuan niya, buksan yung ating mga puso, buksan yung ating mga isip upang tayo'y makatupad, hindi lamang sa gusto natin, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa kanilang sa mga magulang at mga anak. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad, manalangin tayo.
Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa, naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakati na may Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisan. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala at ng kapayapaan at kaisahan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na ang iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalaging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. O sana sa kalitaasan, inagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kalitaasan. Magsiload na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat, ang parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag mo natin ng lakas loob. Ang loob mo, Diyos
namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iahalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusa ika'y kasama ko.
sampot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umasa po, Jesus Nazareno. Patubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po niyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang sangkot na salsanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Patalastas, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Hintayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban
upang kami ay paginapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuluwalhati ka namin.